Salamat din nga pala. Ligtas mo ako kanina. Siya nga pala. Nakausap ko na rin si Alvin. Sabi niya, susubukan niya kumuha ng bangka para sa atin. Pero kung wala, siguro magpapalipas na lang tayo ng gabi dito. I have to be honest with you. Margarita, sino ka? At bakit kamukhang-kamukha mo ang asawa ko? Ayokong pag-usapan yan. Ayan yung island na partly owned by the Salamedas. What? Ibig mong sabihin, pwede nga doon si Margarita Trajano? Mahal na yata kita, Margarita. Pero hindi ako papayag na paglaruan mo ako. Hindi mo ba pinapalitan ng takip yung sugat mo? Hindi ko kasi asikaso. Okay lang yan. Wala namang problema na dyan eh. Hindi okay. Halika, pumasok ka sa loob. Papalitan ko yan. Bakit kailangan mangyari sa atin ito, Carlos Miguel? Pero hindi ako magpapatalo sa'yo. Bago mo pa malaman ang totoo, gagantihan na kita. Paghihiganti ang sinasabi mo. Yun ba ang dahilan kung bakit mo ako inakit? Para paghiwalayin kami ni Cecilia? Alam mo ang totoo. Pinakopya mo yung mukha ko sa asawa mo pagkatapos niya maaksidente sa rest house. At bakit alam mo ang tungkol sa rest house? Sabihin mo na lang ang totoo. Ikaw ba si Olga? Hindi! Ako yung babaeng niloko mo. Ako yung babaeng pinakopyahan mo ng mukha. Ako si Cecilia! Ako ang totoong Cecilia Fulgencio! Sarap ba? Oo nga, masarap. Siyempre, sopa, Sherry. Masarap nga kaso, parang kulang naman sa asin at saka sa paminta. May paminta ba tayo dyan? Ay, wala na. Kumuha muna sa pantry. Oh, sige, Susan, punta muna. Ah, sandali. Ah, sige. Ito na, may paminta na. Kompleto na yan. Masarap na yan. Tawagin mo na si Ma'am Cecilia. Oo, sige. Isa mo ah. Oo, masarap to sopas. Kompleto to, may paminta na eh. Ikaw. Ikaw si Cecilia. Posible. Posible! You tell me you're lying. That cannot be true. Ang asawa ko, totoong Cecilia Fulgencio. Wala nang iba. Asan yung pagkain ko? Bilis! Ay, naku. Ang kupad mo naman. Di ba sinabi ko bilisan mo? Eh, alam mo bang may flight ako? May late pa ako dahil sa'yo? Eh, pasensya na po talaga, ma'am. Eto na po. May na po kayo. Bagal-bagal, nakakaasar. Tama na. Apo. Ito ka na. Okay. Tignan mo ginawa mo. Ang karat mo pa. Sorry po, ma'am. Opo, opo. Opo, ma'am. Uluhan ako sa'yo. Ako ang totoong Cecilia Fulgencio. Di ba gusto mo malaman yung totoo? Sinasabi ko na sa'yo yung totoo! Ako ang babaeng dapat pinakasalan mo. Hindi yung peking nasa bahay mo! Ma'am! Ma'am! Huwag yung kainin yun! Bakit, Susan? Anong problema mo? Eh kasi po... Ma'am, nakita ko po kanina si LV. Nilagyan po ng lason niyan. Crazy! Do you know how you sound? Oh.
nakabaliw nga ang katotohanan, Carlos Miguel. At ginawa akong baliw ng pagmamahal ko sa'yo. Pero anong ginawa mo? Sinaktan mo ako! Nilakawan mo ako ng pagkatao ko! Pinaiba mo yung mukha ko! Pinaiba mo yung pangalan ko! Dahil binigay mo pa ang mukha at pangalan ko sa ibang babae! Kahit kailan, hindi ko pinagaya ang mukha ng asawa ko sa mukha mo. God knows, I will never, ever do that. You know, nang makasidente si Cecilia sa rest house. Cecilia! Cecilia! Nasira yung mukha niya. Ibinalik ko lang yun sa dati. Pinaayos ko lang ang nasirang mukha ni Cecilia. Hindi ko alam kung anong binibintang mo. Sa tingin mo talaga, si Cecilia yung babae niligtas mo sa pagsabog? Sino ba ba? Kung ganun, naghalit ako sa iyo. Kasi akala ko, ikaw yung may pakalan ng lahat ng nangyari sa akin eh. Hindi mo pala alam? Ano? Ano hindi ko alam? Mami, hindi po totoo yun. Hindi ko magagawang lasunin kayo. Ma'am, ito po yung nilagay niya kanina. Ma'am, wala po ako alam talaga sa nangyari. Hindi po ako mamamatay tao. Mamatay mo ba ako, ha? Hindi po talaga. Ano, ha? Pupuntahin mo ko? Hindi po totoo, ma'am. Saan ka? Wala po akong alam saan ka talaga. Umamin ka na! Ay, wala po talaga akong alam, ma'am eh. Wala akong alam. Malip ka talaga, ha? Tumawag ka ng polis. Opo, ma'am. Wala po talaga ako, ma'am. Ikaw ang patay sa akin. Please. Ano yun? Nakipagsabuhatan ka ba sa mga Villaviser? Gusto mo talaga malaman kung sino rin ang gustong mapapatay sa'yo? Sino? Si Carlos Miguel. Inutos mo ba na papatayin ako? What? Hindi ko hobby ang magpapatay ng tao. Saan mo narinig yun? And kay Olga Villaviser? Dahil kung ikaw talaga si Cecilia, alam mo na si Olga ang nagpasabog sa rest house. And I would never, ever connive with them. Kung ganun, niloko nila ako. Pinagmukha nila akong tanga. Eh, paano ako? Niloloko mo ba ako? Tell me honestly. What's all this? Ikaw ba talaga si Cecilia? Umupo ka muna dyan. Kukuha lang ako ng gamot. Ikaw naman kasi, hindi ka naman ata nagpahinga. Sinabi ko na sa'yo na magpahinga ka. Hindi ako makapagpahinga eh. Papagod ako. Ano naman ang kinakapagod mo? Sa kakaisip sa'yo. Uy, corny mo ha. Pagkila mo nga ako. Salamat ha. Hindi ka nagalit sa akin. Sino naman may sabi sa'yo hindi na ako galit? Ramdam ko lang. Hindi mo na binabuto sa akin yung dala kong blaklak.
Pinapapasok mo na ako sa bahay na ito. At nakangiti ka na sa akin ngayon. Di ba? Nauwi mo. Masyado kong feeling. Ikaw ba talaga si Cecilia? Oo, Carlos Miguel. At kagaya ko, niloko ka rin nila. Sinabi nila siya ay ako. Kung ikaw talaga si Cecilia, then yung babae ang pinakasalan ko. Ay walang iba kundi si Olga Villavicer. Olga, ang ibig mong sabihin? Oo, Carlos Miguel. Pinaayos ko ang mukha ng babaeng pinakasalan ko. Dahil akala ko siya si Cecilia. Oo. Naalala mo? Nung dinala mo ako sa rest house? Ang ganda-ganda naman dito. Sabi mo doon tayo magpapakasal. Dito kinasal si Mama at Papa. Kaya siyempre, dito rin tayo kakasal. Kasi doon nagpakasal yung parents mo. Tapos pag alis mo... Cecilia. Sinugod ako ni Olga. Tinalian niya ako. Ang sabi niya, papatayin daw niya ako. Pag may nagbukas ng switch, malamang magsaspark. Eh, ang problema, punong-puno ng LPG yung buong kwarto, hindi ba? Kaya, pero naisaan ko siya. Nakatakas ako. Siya yung naiwan sa rest house. Cecilia! Cecilia! Nahulog ako sa bangin. Pumunta na kayo ni Olga sa Amerika. At dinala ko siya doon. Para ayusin ang mukha niya. Dahil akala ko talaga na siya si Cecilia. Nang bumalik kayo, ginawa ko lahat ng paraan para makabalik sa'yo. Pero paulit-ulit niya akong hinahadlangan. Pinagtangka nila akong patayin. At pinaniwala nila sa'kin na ikaw ang may gusto na mamatay ako. Tapos sinira nila yung mukha ko. Mabuti na lang nakatakas ako. Nakita ako ni Gilbert. Gusto ko itong balikan. Pero pagbalik ko... Carlos Miguel! Kasal ka na kay Olga. Sino ka nga ba? At bakit ka nang gugulo dito? Ano si Cecilia? Hindi mo ba ako naramdaman? Ikaw ang babae sa simbahan. Ikaw yung pumigil sa kasal namin? I'm so sorry. Akala ko isang baliw lang yun. Pasamantala ho namin i-detain ng katulong nyo, Mrs. Santamonte. Kailangan nyo mag-file ng official complaint para makulong siya. Para nyo nang hawa, Ma'am Cecilia. Wala po talaga akong alam sa nangyari. Dali nyo na yan. Baka hindi pa ako makapagpigil. Sige po, Ma'am. Sige po. Na. Okay, dali Ma'am na. Cecilia, maawa kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Ma'am Cecilia, Ma'am! Ma'am! Bu
mabuti na lang po nasabi ko sa iyo kung ano plano niya. At mabuti na rin lang, nakaisip ka agad ako ng plano. Good job, Susan. Successful ang plano natin. Pakiayos na yung mga gamit ko. Tsaka sabi mo kay Manny ayusin yung kotse. Pupuntahan ko na ang asawa. Bumalik ako kay Gilbert. Pinaayos niya yung mukha ko. Para balikan kita at maghigante bilang Margarita Trajano. I would like you to meet Margarita Trajano. Nice to finally meet you, Carlos Miguel. Bakit pa ba kailangan gawin yun? Anong sinabi sa'yo ni Gilbert? Akala ko na nakumu ko, Carlos Miguel. Kinuwento niya sa akin yung tungkol kay Tita Bernadette. Na ikaw ang may dahilan kung bakit nagyari sa kanya yun. Wala akong kinalaman sa nangyari kay Bernadette Salameda. Siya ang nabaliw sa tatay ko. Siya ang nagtangkang sumira sa aking mga magulang. Wala akong kinalaman dun. Ano sabihin? Nang sinungaling sa akin si Gilbert? Pinaibig niya ang tita ko. Niloloko lang pala si Carlos Miguel. Kaya dapat magalit ka. Gumanti ka sa kanya. Hindi ko alam anong kwento sinabi sa'yo ni Gilbert para magalit ka sa akin ng ganyan. Pero isa lang ang alam kong totoo. Ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya pala tuwing nakakita kita, tuwing nahahalikan kita, si Cecilia ang nararamdaman ko. Dahil ikaw pala si Cecilia. I'm so stupid. I'm so stupid and I'm sorry. Ang dami na lang nangyari. Naniwala pa rin ako. Ngayong asawa ko talaga si Cecilia. I already doubted her. Pero hindi ko pinakinggan ang nararamdaman ko. Akala ko talaga nagbago ka na. Ano ba? Hindi ka tumitingin sa dinadaanan mo eh! Kahit anong gagawin ko, nakapatahan mo lang ako. Bakit ba kayo naglalasing? Sabihin mo lang si Carlos Miguel kung anong ginagawa ni Cecilia sa'yo! Mukha lang ang tanga ni Olga. Kaya humanda siya. Pagbabayaran ang lahat ng ginawa niya sa'yo. At lahat ng panluloko niya sa akin. Hello? Sunduin mo ako sa airport in an hour. Papunta na ako. Cecilia? Bakit? Bakit? Susunduin ko si Carlos Miguel. Don't make a fool out of me, Alvin. Alam ko na ang totoo. Part owner si Gilbert ng resort na dinedevelop niya ni Carlos Miguel. Where is he, by the way? Kahapon pa niya hindi sinasagot yung mga tawag ko. I'll be honest with you. Naiwan kasi sa isla si Carlos Miguel. What? Sabihin mo sa akin ang totoo. Andun ba si Margarita Trajano? Your silence says a lot, Alvin. Don't worry. Hindi ako galit kay Carlos Miguel. Alam kong wala siyang kasalanan. Lagot sa akin yung Margarita Trajano niya. Hindi siya makakaalis ng isla kapag nakita ko siyang nakapulupot kay Carlos Miguel. Kahit sinira ni Olga yung dapat masayang samahan natin. Alam mo, ang saya-saya ko ngayon, Carlos Miguel. Kasi naniniwala ka na ako si Cecilia eh.
Ilang beses ko itong pinaulit-ulit sa isip ko. Iniisip ko, ano mo sasabihin ko sa'yo? Saan ba ako magsisimula? Paniniwala ka ba sa akin? Naniniwala ako ngayon sa'yo. Cecilia, all this time, naniniwala sa'yo ang puso ko. Nararamdaman ko na ikaw talaga si Cecilia. Kahit ilang mukha pa ang kopyahin mo, kahit ilang pangalan pa ang kunin mo, I always know and feel na ikaw si Cecilia. And above all, mahal na mahal kita. I'm so sorry, Cecilia. I'm so sorry. I hope you can forgive me. I love you. Sorry din, Carlos Miguel. Pinagdadahan ko yung pangamahal mo sa akin. Naniwala ako sa panglulokong ginawa nila. I'm sorry. It's my fault. Dahil naloko ako ni Olga. Ako yung naloko. But don't worry. Hindi na yung mangyayari ulit. I promise. Mahal na mahal kita, Carlos. Pag-usapan ko natin. Pagbalik natin ng Maynila, ihiwalayan ka na si Olga. Then, finally get married. Cecilia, ready na yung motorboat. Good. Babawiin ko na yung asawa ko sa mga aagaw na Margarita yun. Gilbert? O, kamusta? Napaamo mo na ba si Carlos Miguel? Bakit ka nagsinungaling sa akin? Sinabi ko na lahat kay Carlos Miguel. I'm sorry, Gilbert. Hindi ko kayang iwan si Carlos Miguel eh. Hindi ko rin siya iiwan! Mang aagaw ka! Magkamatay na tayo! Olga? Sa puso ko at sana'y palagi.